What's up mga kagri? Isa namang mainit na isyu ang ating pag-uusapan ngayon. Walang iba kundi ang golden rice. Ano nga ba ang golden rice? At bakit marami ang tutol nito? Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel para maging updated sa lahat ng mga isyu na may kinalaman sa agrikultura. Ang golden rice ay isang uri ng palay na nagtataglay ng beta-carotene kaya malaginto ang kulay nito. Ang beta-carotene ay isang taglay ng dilaw na prutas at gulay. Ito ay maging vitamina A lamang sa ating katawan kung kinakailangan. Ayon sa mga eksperto, ang vitamina A ay mahalaga sa pagkaroon ng malakas na pangatawan. Ito ay kailangan para sa malinaw na paningin, tamang paglaki, at malakas na resistensya laban sa sakit at infeksyon. Ang kakulangan ito ay nagresulta sa kondisyon kung tawagin ay vitamina A deficiency. Pinapahina nito ang resistensya ng katawan na nagresulta sa madalas na pagkasakit at kung hindi maagapan ay maaaring humantong sa pagkamatay. Isa rin ito sa mga pangunahing sanhi ng pagkabulag, lalo na sa mga bata, buntis at sa mga nagpasusong ina. Ang kakulangan ito ay malawakang problema lalo na sa mga bansa sa Asya. Ayon sa World Health Organization, mayroong 190 milyong bata at 19 milyon na mga buntis na apektado nito sa buong mundo. Sa Pilipinas, ang kakulangan sa vitamina A sa mga bata ay tumaas mula 15.2% noong 2008 at 20.4% noong 2013. Ito ay katumbas ng 2.1 milyon na mga bata, 9% sa mga buntis at 5% ng mga nagpasusong ina ang may kakulangan sa vitamina A. Ano nga ba ang dahilan kung bakit maraming magsasaka ang tutol nito? At ayon naman sa mga magsasaka, ang golden rice ay hindi sagot sa kakulangan ng vitamina A ng mga Pilipino. Dahil ang problemang ito raw at pwedeng matugunan sa natural na paraan. Gaya ng isang tasang malunggay na kayang talunin ang 3 kilong golden rice. At hindi lang daw vitamina A ang makuha kundi pati na ibang nutrition na kailangan ng ating katawan. At dagdag pa nila na, we spend million on this technology na ang solusyon ay napakasimple. Dagdag pa ng grupong magsasaka at siyentipiko para sa agrikultura o masipag na may isang malaking kumpanya na nais pasukin at kontrolin ang pangunahing kabuhayan ng mga Pilipino. At naniwala din sila na ang golden rice ay isang malaking paing o patibong sa mga magsasaka kung saan ginagamit ang humanitarian approach at sa bandang huli ay sisingilin ang mga taong naniwala nito. Mga kagri, ngayon, alam nyo na ang naging positibo at negatibong hatid ng golden rice sa ating kalusugan at pangkabuhayan. Kayo na po ang bahalang musga. Go ang golden rice ba ay sagot sa kahirapan ng mga magsasaka? O ito ba ay karagdagang problema para sa mga magsasaka?